magsitayo po ang Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tayo'y gawin niyang tunay na mga alagad, tunay na kapwa at kapatid sa bawat isa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla na matinding takot ang mga tripulante. Kaya
bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka ng tulog dyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-uusap-usap ang mga tripulante, "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Nagsapalaran kami para malaman kung sino may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa'yo para pumaya pa ang dagat?" "Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingitnit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo at nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig na dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Jonas, siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay inuluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasitiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo, kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto ng aking hininga, naalaala kita poon, ako'y dumaing at narinig mo ko mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Magsitayo po ang lahat. Oh,
kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang lebita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukat siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo ay mayroon daw nagtanong kay Jesus Nazareno, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Anong dapat kong gawin para maligtas? Sa katunayan ay alam na niya ang sagot, sapagkat siya'y isang eskriba. Sa katunayan ay sinisilo lang niya si Jesus Nazareno kung tama din ang magiging sagot. Sapagkat ang karaniwang sagot, anong gagawin para maligtas? Gumawa ng mabuti. Lagi nating naririnig yon.
gumawa ka ng mabuti para maligtas ka, para makapasok ka sa langit, para sagutin ang mga dasal mo, para pagpalain ka ng Diyos. Ngunit may mas malalim na gustong tukuyin si Jesus Nazareno. Hindi sapat ang gumawa ng mabuti. Sapagkat ang susunod na tanong, sino ang gagawan mo ng mabuti? Pwede kang gumawa ng mabuti, pero namimili ka kung sino ang gagawan mo ng mabuti. Gagawan ko ng mabuti yung kamag-anak ko, yung kabarkada ko, yung kakilala ko, yung kakampi ko. Kaya nga sabi ko nga po kanina, hindi sapat ang gumawa ng mabuti sapagkat dapat ang susunod na tanong, sino ang gagawa ng mabuti? Ganito ang nasa isip ni Propeta Jonas. Inutusan siya ng Diyos, mangaral. Sabihan ang mga taong magsisi, magbalik loob sa Diyos. Pero saan siya pinapadala? Sa Ninibe. Sino ba ang mga taga-Ninibe? Ang mga kaaway na mortal ng mga Hudyo. Kaya nga ayaw ni Jonas. Sa loob-loob siguro ni Jonas, mabuti ngang maparusahan sila. Kasi mga kaaway namin sila. Mabuti ngang malugmok sila sa kasalanan. Total, hindi naman namin sila kapanalig. Anong nangyari? Siniway ni Jonas ang utos ng Diyos. Kaya nung sumakay siya sa barko, nagkaroon ng malaking bagyo. At nung nagkatuntunan, bakit ba nagkakaganito tayo? Napag-alaman nila dahil sumuway si Jonas sa utos ng Diyos. Pinagagawa siya ng mabuti. Mabuting tao si Jonas. Propeta siya. Pero meron pa siyang isang aral na dapat matutunan. Hindi ka mamimili kung sino ang paggagawan mo ng mabuti. Kaya nga't natauhan siya at nagbalik loob. At di kalaunan, nagpunta siya sa Ninibe. Ipinangaral ang salita ng Diyos at naging kasangkapan para magsisi ang mga tao. Ganito din ang nais tukuyin ng talinghaga. Hindi sapat ang gumawa ng mabuti. Kaya nga nagtanong yung iskriba, sino ba ang aking kapwa? Sino ba yung paggagawan ko ng mabuti? At narinig natin sa kwento ni Jesus Nazareno, meron daw tatlong tao. Yung una ay pari. Gumagawa naman ng mabuti ang pari. Kahit na minsan kaming mga pari, pasaway din. Pero gumagawa siya ng mabuti. Nag-aalay siya sa templo. Natitiyak ko, tumutulong din siya sa mahihirap. Pero hindi niya pinansin yung sugatan. Sabi nga nila, baka nagmamadali si Father, baka malate sa misa, kaya hindi na siya tumulong. Gumagawa ng mabuti, pero hindi niya nakita ang kanyang kapwa. Ganon din yung Levita. Yung Levita ay alagad din sa templo. Pwede nating sabihin, nagseserve sa simbahan yung Levita. So gumagawa siya ng mabuti. Pero anong diferensya? Sabi nga, pauwi na siya. Kaya hindi niya tinulungan yung sugatan sa daan. Kasi pag tinulungan niya yon, madudumihan na naman siya, babalik na naman siya sa templo, maaantala yung kanyang pag-uwi. Gumagawa ng mabuti, pero hindi niya nakikita ang kanyang kapwa. Kaya nung dumating yung pangatlo, yung Samaritano, kaaway na mortal ng mga Hudyo. Siguro yung mga nakikinig sa kwento,
sasabihin nila nung hindi pa nila alam yung kwento, ay nako, tiyak yan, lalampasan lang ng Samaritano yung Hudyo kasi magkaaway yan. Pero napansin nyo sa kwento ni Jesus sa Sareno, kung sino pa yung kaaway, siya pa ang tumulong. Hindi siya namili kung sino ang kanyang kapwa. Kaya nga, mga kapatid, hindi raw tanong dapat sino ang aking kapwa. Ang gustong ipamalas ni Jesus sa Sareno, huwag mo nang tanungin sino yung tutulungan mo. Huwag mo nang tanungin sino yung kapwa mo. Maging kapwa ka sa kapwa mo. Huwag mo nang tanungin, kapwa ko ba yan? Kapwa ko ba ito? Ang tanungin mo, kapwa ba ako? Kasi pag tinanong mo yon, wala kang ibang magagawa kung hindi tumulong. Maging kapwa ka sa kapwa mo. Iyon ang kailangan mong gawin. Hindi lang gumawa ng mabuti, kung hindi maging kapwa ka sa iba. Kaya nga, di ba tayong mga Pilipino, meron tayong taguri na hindi maganda, pag yung tao raw napakasama, walang kapwa tao yan, taong yan. Hindi marunong makipagkapwa tao. Kaya tayo mga Pilipino, sinasalamin natin yung gustong ituro ni Jesus sa Sareno. Hindi mo titignan yung kapwa mo, maging kapwa ka at malalaman mo kung ano ang gagawin mo. Kaya't sa pagkapatuloy ng misang ito, ito po yung ipagdasal natin. Ipagdasal natin na maging tayo'y tunay na kapwa sa iba. Hindi tayo namimili kung sino ang gagawa natin ng kabutihan. Nung pinasan ni Jesus sa Sareno ang krus, nung ipinako siya sa krus, hindi niya sinabi sa Ama, isagip nyo lang ho yung mga naniwala sa akin ha, huwag yung mga nagpapatay sa akin. Hindi sinabi ni Jesus sa Sareno, ang ambunan nyo lang ng grasya, yung mga nanatili sa akin, hindi yung mga nagkanulo sa akin. Hindi hinanap ni Jesus sa Sareno kung sino ang kanyang kapwa. Sa halip, siya ang naging kapwa natin. Kaya nga't siya ang naging tagapagligtas natin. Nawa, tayong lahat na nagsasabing deboto, alagad, kapatid ni Jesus sa Sareno ay maging kapwa sa isa't isa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan na mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa magandang salita lamang. Ang ating tugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat tao na makasalamuha natin
Naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, si San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kapag dumutulong po tayo sa Quiapo, hindi natin tinatanong, Katoliko ka ba? Deboto ka ba? Kristiyano ka ba? Sapagkat ang lahat ay kapwa natin. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno ay hindi na nagtatanong, sino ang aking kapwa? Sa halip, siya ay nagiging kapwa sa lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay saging